Hello guys! Magluluto tayo ng pandesal pero gagawin natin iba't ibang ingredients. Hindi siya katulad ng usual natin na pandesal na gagamitin ay with flour. So ngayon, gagamit tayo ng coconut flour at saka almond flour. Muna natin gawin ay ihalo natin ng lahat ng mga dry ingredients. Kasama na nito ang almond flour, coconut flour, baking powder, salt, psyllium husk. Ang psyllium husk ang ating binding ingredient dito. Then, ang gamit nating sugar ay stevia with erythritol. Ito ay low carb friendly and approved siya kung mag-keto. Then, dagdag na natin ng itlog. Isang itlog lang, tapos ibit lang siya ng lightly. Kailangan din natin ng butter, 2 tablespoons. I-melt siya, tapos idagdag natin dun sa itlog na binit natin. Then, dagdag ng vanilla konti for aroma and flavor din. Then, idagdag na natin dito sa ating dry ingredients, ang ating liquid mixture. At i-mix lang siya ng maigi. Ang paggamit ng coconut flour at almond flour, maraming benefits. Ito ay nagpapalower ng carbs content ng ating bread. Ngayon, magdagdag na tayo ng 2 teaspoon of apple cider vinegar or any vinegar. At kailangan nating magdagdag ng mainit na tubig para dun sa psyllium husk natin para mag-activate siya. So, siguro magandang practice ito na kung matutunan nating gumawa ng sarili nating bread in the morning at gawin pang ibaba ang ating blood sugar, diba? Eating 2 birds in 1 stone. So, i-knead lang siya ng ganyan, tapos ating i-set aside siya for 5 minutes para lang mag-bind ang mga ingredients natin. Kuha tayo ng baking sheet para dito natin ilagay yung ating mga pandesal buns. Mamaya ipakita ko sa inyo ang list of ingredients at mga sukat nito. Gamit ang ating kamay, i-knead natin ng maigi ang ating dough. So, ganyan lang siya at i-divide natin siya into 6 equal portions. So, sa mixture natin na ginawa, makakagawa tayo ng 6 buns, pandesal buns. Sa mixture natin, medyo may pagkabuhagag yung dough natin. So, pero okay lang, i-press lang natin siya. And since air fryer ang gamit natin sa pagluto ng ating pandesal, gawa tayo ng 2 batch, tagtatatlo kada batch. Ito ay parang easy fix kung halimbawa nagkikrave ka talaga ng bread in the morning. Kasi tayo mga Pinoy, ang ating usual morning meal is pandesal, kape, itlog, longganisa, at kung ano-ano pa. Nothing wrong naman sa mga pagkain natin. Pero mas maganda siguro kung talagang i-level up pa natin yung nutrition benefit habang
nag-aalmusal tayo or nagsisnack. Ang karaniwang pandesal na nabibili natin sa market ay mataas ang carbs content, nasa 22 grams. So kung kakain ka ng tatlo, nasa 66 grams ka na breakfast pa yun. So kung mag-low carb tayo, lilimit natin ng at least 50 grams per day of carbohydrates. Share ko lang sa iyo inyo to guys kasi maganda ang experience ko sa low carb. Kung i-consider ninyo, eto, tinutulungan ko kayong mag-innovate kung paano maging masaya ang pagiging low carb. I-preheat natin ang ating air fryer for 10 minutes, 10 to 15 minutes. Tapos, saka natin ilagay ang ating minold na pandesal buns. Lagay na natin siya sa air fryer. Tapos, i-bake natin for 25 minutes. 170 degrees centigrade. So fast forward, pagkatapos ng 25 minutes, eto na siya. Mukha na siyang pandesal. Tang bango niya guys, super bango. Kagawa tayo ng anim na pandesal. Pero ito lima lang kasi tinikman ko na yung isa. Sorry. So, ito lang yung kanyang macros. Ibig sabihin, ang contents niya, compare natin sa usual pandesal, is talagang nakakasave tayo ng carbs. Kuha tayo ng isa at pakita ko sa inyo yung loob nito. Hindi siya tulad ng karaniwang pandesal na maraming air bubble sa loob. Ito, parang compact siya. Kasi nga, hindi naman gaanong umaalsa itong ating bread na pandesal. Tapos, medyo chewy ang taste niya. Dahilan sa psyllium husk na ginagamit natin. Pero overall, napakasarap niya na replacement sa usual pandesal natin. Ipares ko siya sa aking turmeric tea na homemade din. Meron din akong video nito separate itong paggawa ng golden milk or turmeric milk tea. So yun lang guys. Thank you for watching. Hope to see you again in the next video. Bye!